start ng aming paggawa ng aming production dahil ang mga ninuno namin sa una nagawa ng ang livelihood namin paglalala ng banig, paggawa ng banig ng aming mga raw materials, yung mga barrios, guri. Mga tao dito na sa bahay-bahay lang gumagawa, sa puno ng mga kahoy, doon na sila gumagawa, no? Tapos, mayroon kaming isang punong barangay, no? Na talagang nag-initiate kung paano siya, paano ginawa. Kami yung membership namin, 100 per member. At naka-abot kami ng 43 members. Ngayon, nasimula na namin paggawa ng mga products namin. Ang banig lang ngayon, mga chinilas na, slippers, mga kit bag, yung mga laptop holder, gano'n na, mga lipon, mga bayong. Ngayon, ang dami na, gumagawa pa kami ng mga gown para sa aming mga miss, mga kandidata. At tuwing pista namin, ang ipinagdamit namin sa aming miss, yung banig na gown. Doon na kami humingi ng mga tulong sa mga concerned agency. No, ang DTI, tumutulong sa amin kung paano namin enhance ang aming mga product. Tapos, in terms naman ng economics, no, malaki din ang matulong niya dahil dati ang mga aming mga kababaihan, no, wala silang income. So, dahil lang dyan sa weaving, no, makakatulong sila sa mga husband nila at saka sa pagpapaeskwela ng mga anak nila. Dati, yung mga tao dito, hindi pa nakapasok na mga college, lalo na pag high school lang, hindi sila hindi nila napadala dahil malayo ang lugar namin. So, ngayon, dahil lang sa weaving ng banig, no, ang marami na sa amin ang nakapatapos ng mga anak nila sa college.